Sa Senado naman, humarap si Health Secretary Francisco Duque III kaugnay pa rin ng kinikwestiyong paggasto sa COVID-19 response funds ng DOH. Pumalag ang mga senador sa buwelta ni Duque na winawarak sila ng COA. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Imbes ng mga senador agad ang nagtanong, pinaharap nila ang Secretary General ng Filipino Nurses United para sabihin ang mga reklamo nila kay Health Secretary Francisco Duque. Tumutok ang pagdinig ng Senado sa mga benepisyong hindi pa rin natatanggap ng health workers ngayong pandemya. Siningil ng grupo si Duque kung nasaan na ang Special Risk Allowance at Active Hazard Duty Pay nila. Pinangalanan din sa pagdinig ang ilan sa mga ospital na hanggang ngayon ay wala pang natatanggap na allowances sa ilalim ng nauna pang bayanihan law. Panigin General Hospital sa Region 10, wala po silang natanggap mula nung September 10. Sa Chinese General Hospital, dito po mismo sa NCR, at kasama rin po namin sa ngayon, yung presidente ng Union ng Chinese General Hospital. De Los Santos Medical Center ng Quezon City, NCR, hindi lahat ng health workers ay nakatanggap, bagamat meron. Ito po ang nagsasabi yung mga nurse na kahit po sila ay naka-assign sa COVID wards, nag-cater sa mga nag-positive ng COVID, ay wala po silang natanggap. At kahit nag-submit po sila ng requirements sa kanilang hospital management, ay wala po silang natanggap. Sinabi na walang budget. San Lazaro Hospital, dito mismo po, katabi ng DOH, NCR, yun pong ilang members natin, ay nagsasabi na naghihintay pa po sila ng SRA mula January hanggang June po. Sagot dito ni Duque, tanging mga health workers na may direct contact sa COVID-19 patients lang ang entitled na makatanggap ng risk allowances. Meron po tayong validation process. So our hospital chiefs need to validate this. Hindi po pwedeng basta magbigay lang po tayo. So kailangan na italagang validated ng ating pong mga medical center chiefs na talagang sila ay nangalaga direktamente ng mga COVID patients. Ayon po sa mga nurses na nagpahayag po sa amin, kahit po sila ay nag-cater sa COVID patients, sila po ay hindi nakatanggap. Ito po ay isang malungkot na pangyayari talaga. So ibig pong sabihin talaga nito, ang mga nurses na deserving at iba pang manggagawang pangkalusugan sa SRA ay hindi po nakakatanggap. Tanong ng mga senador, bakit kailangang yung mga may direct contact lang sa COVID patients ang pwedeng tumanggap ng special allowances at hazard pay? We don't want to play God. We are assuming, and my colleagues can bear me out on this kung they agree with this, we are assuming that COVID respects no boundaries, respects nobody. Kumadaan ang mga tepo ka, lalo na itong mga bagong variant. Would you agree to that? Yes, Mr. Chairman, kung pwede, lahat na lang ng mga empleyado sa hospital, bayaran natin. We agree, and my problem, Mr. Chairman, is that the resources, once shared across many more individuals or healthcare workers, baka naman walang impact yung kanilang makukuha. Dito na tinabla ni Senator Franklin Drilon si Duque nang sabihin niyang pondo ang problema. Just to put it in context, at least 24 billion for COVID-19 funds was not spent by the DOH, including those for hazard pay, etc. But that's 24 billion. Suwestiyon din ng mga senador, gamitin na ng DOH ang kanilang natitirang savings para sa pagbibigay ng benepisyo sa mga healthcare workers, gaya na lamang ng hazard pay at risk allowance. Inayuna naman agad ito ni Secretary Duque at agad daw niyang ipapaasikaso. Tinabla rin ng mga senador ang pahayag ni Duque kahapon sa Kamara na winawarak ng COA ang DOH. Sorry, Secretary Duque, I do not agree with your statement na winarat kayo. Ginawa ng COA ang tungkulin nila at kayo ay may pagkakataon na sumagot. Lahat po tayo dito ay halos walang tulog. Hindi po ito pa-contest kung sinong ahensya ang mas may maraming ginagawa o kung sino ang pinakapagod at nakakaawa. Nawarak man ngayong panahon ng pandemya, ang nawarak ay ang kabuhayan at kinabukasan ng milyong-milyong ordinaryong mamamayan.
Nagturuan din ng DOH at Department of Budget and Management sa issue ng hindi pag-release ng meal accommodation and transportation allowance sa ilang ospital. Ayon sa DOH, limitado lang daw ang nabigyan nila ng naturang allowance dahil mas mababa daw ang nabigay sa kanilang budget ng DBM kumpara sa hinihingi nilang pondo. Pero bumuelta agad ang acting secretary ng DBM. Sir, tama po na nagre-request po kami ng higher amount and then DBM is also giving us an amount lower than what we requested po. Yeah, so that means DBM, Ms. Madam Secretary, Madam OIC, Madam Acting Secretary, ano sagot po doon? Eh, kung kulang ho yun, ba't sila nagbabalik? Uy, maganda sagot yun. Yan. They had, just for the record, Your Honor, they had 1.6 billion for 2020, which is still with them, and they have not utilized it. They have not requested for authority to use that for whatever purpose. It's with them. Nagpapatuloy pa rin hanggang ngayon ang hearing sa Senado at inaasahang magkakaroon pa ito ng mga susunod na pagdinig. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5.